Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa 27th linggo sa karaniwang panahon. At para po sa ating pagninilay sa umagang ito, nais kong balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa, ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Alam natin yung kwento tungkol kay Jonas at narinig natin ngayon ang kaunting kwento tungkol sa kanyang buhay. Siya ay tinawag ng Diyos. Merong ipinagkakatiwala sa kanyang misyon. Pero sa halip na sumunod, mas pinili ni Jonas ang umalis, lumayo. Ayaw niyang sumunod sa kung ano ang ipinagagawa ng Diyos. At nangyari nga na nung siya ay tumakas, sakay-sakay ng barko, yung barkong iyon ay halos binugbog ng napakalakas na hangin, ulan, alon na halos tumaob ang barko. At nagtataka yung kapitan at yung mga tao, anong nangyari? Wala namang bagyo bago tayo umalis. Bakit bigla-bigla na lamang lumakas ang hangin, ang ulan, ang alon? Sa madaling salita, nagkasundo sila na magpalabunutan. Kailangan isa sa atin ang ihulog sa dagat. Baka dahil sa taong iyon, kaya ganito ang sitwasyon natin ngayon. Sa madaling salita, nabunot ang pangalan ni Jonas. At wala siyang magawa. Alam niya kung bakit ganoon ang sitwasyon. Alam niya kung bakit nangyayari na napakalalaki ng alon, ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. At nung siya'y inihulog sa dagat, tumigil ang hangin, tumigil ang ulan, naging payapa ang alon. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kapag talagang tayo ay tinatawag para sa isang mahalagang misyon at malinaw na tayo'y tinatawag, ang kailangan gawin, sumunod. Nung nabasa ko ito at pinagninilayan ko ang kwentong ito, bumalik ako dun sa panahon na ako ay hindi pa pumapasok sa seminaryo. Ako ay naglilingkod pa lang sa simbahan. Pero alam ko at malinaw sa akin, ako'y tinatawag para maging pari. Pero tanggi ng tanggi, hindi ako magpapari, hindi ako papasok sa seminaryo. Hanggang sa nung nasa tamang edad na at talagang kailangan ng pumasok at pwede ng pumasok, tumatanggi pa rin. Mukhang binigyan ako ng Diyos ng sakit sa paa. Dalawang paa na maga. Hindi ako makalakad. Yung tipong lilipat lang ako ng kwarto, hindi ko magawa. Kailangan pang buhatin ako ng aking tatay para makalipat. Hindi ko talaga maiapak yung aking dalawang paa. Sobrang sakit, sobrang maga. Nagpa-check up, okay naman. Hindi nila masabi ko ano ang dahilan. At dun sa panahon na yon, nabasa ko yung libro, The Story of a Soul, ni Saint Therese. At natapos ko yon, kasi nga, wala naman akong ginagawa. Nandun lang sa bahay, hindi makalakad, basa lang ng basa. At pagkatapos na ako ay gumaling, nawala naman, basta't gumaling, nawala yung pamamaga, ako'y nagpunta sa Quezon City, piyesta noon ng Lanabal de Manila. At doon sa gospel reading,
ang linaw ng naging mensahe. Do whatever He tells you. Gawin mo kung ano ang sinasabi niya sa iyo. At nung ding sandaling iyon, nagdesisyon ako pumasok. May 24, 1997. Sabado yon, no, Linggo, araw ng Linggo. Yung sumunod na araw, nagpunta ako ng katedral ng Antipolo para mag-apply. Hindi ko makakalimutan yung sabi ng pari na in charge sa pagtanggap sa mga papasok sa seminaryo. Sabi niya, "Big, late ka na. Tapos na yung processing ng mga documents ng mga papasok sa seminaryo. Ilang linggo na lang, pasokan na. Siguro maganda, sa susunod na taon, bumalik ka para at least maaga pa, maihanda natin yung mga documents." So late na, hindi na pwede, parang ganun. Kung saan kami nag-uusap na kwarto ng pari, biglang pumasok ang obispo, Bishop Gongon. "Sino yan?" "Si Big po, Bishop," sabi ng pari. "Nag-a-apply po sa seminaryo pero late na po siya kasi naka-ready na po lahat yung mga documents ng mga papasok sa seminary this school year." Ang sabi ng Bishop Gongon, hindi ko makalimutan, "Papuntahin mo siya sa Christ the King Seminary, mag-exam. Pag pumasa, tanggapin natin." Kaya nung araw na yon, binigyan ako ng recommendation sa Christ the King Seminary para mag-exam. Kaya nung hapon na yon, dumiretso ako ng Christ the King sa May E. Rodriguez, binigay ko yung recommendation, binigyan ako ng exam, pasa. Iba kung tumawag ang Diyos. Siya ang gagawa ng paraan. Ang kailangan lang talaga ang ating malayang pagtugon. Kaya salamat sa Diyos sa kanyang pagtawag. Salamat sa Diyos sa patuloy na pag-anyaya sa ating lahat sa iba't ibang mga sitwasyon, sa iba't ibang mga pagkakataon sa ating buhay upang makibahagi sa kanyang misyon. Kaya kapag talagang naniniwala tayo na tinatawag tayo ng Diyos sa mahalagang misyon para sa kanyang simbahan, tumugon tayo ng buong kalayaan at ibigay natin ang ating buong sarili sa pagsunod at paglilingkod sa Kanya. Amen.